Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganoon din, lagi nating pasalamatan ang ating tagapamagitan ng ating mga dasal, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Akala ko'y holiday po ba ngayon? Nadami natin, ano? Piyesta ngayon ni San Juan, no? At yan ang ating pagnilayan, ang buhay ni San Juan. Kung kayo'y liliga ngayon sa pupuntang San Juan, Batangas, o kaya'y dyan sa Lian, yan po ang mga patron, San Juan. Ay, hindi pala po sa San Juan, Batangas. Ano, sa Lian, sa Balayan, no, parada ng lechon ngayon sa Balayan. Dumaan kayo doon, ano? Sa Balayan, ano? Dakilang kapiyastahan ngayon ni San Juan. Sa mabuting balita na ating napakinggan tungkol kay San Juan, una, bago dumating sa ganitong punto na siya ipanganak, ang kanyang mga magulang, si Elizabeth at si Zacarias, yan ay matatanda na nung pagkalooban ng Diyos ng anak, no? At si Zacarias ay si isang sasardote, isang pari, matuwid, araw-gabi, laging nasa harapan ng Diyos, nag-aalay bilang isang sasardote. Matuwid din ang kanyang asawang si Elizabeth. At dumating din sa mahabang panahon nilang dasal na sila'y magbuntis, no? Na si Elizabeth ay magdalang tao. Mahabang panahon, sila'y kinahabagan din, inalis sa kadustahan si Elizabeth, pinagkalooban ng Diyos ng anak. Pero si Zacarias ay nagduda sa anghel Gabriel. Sabi niya, kami matanda na. Bakit nga ngayon nyo kami pagkakalooban ng anak kung kailan kami matanda na? No? At yung gay, imposible na. No? Kami matanda na, hindi na kayo magkakaanak. No? Ano nangyari sa kanya? Dahil pinagdudahan niya ang Diyos, siya'y hindi makapagsalita. Kaya, sa oras na ito, nung tinatanong kung anong ipangangalan sa bata, nung siya'y sumulat, nung sabi niya'y Juan ng ipangangalan sa kanya, at namangha ang lahat, si Zacarias ay biglang nakapagsalita. No? At dyan na, magsisimula ang mga himala ng batang itong si San Juan, no? Si San Juan ay lumaki, sabi siya ay lumaki ang bata, naging malakas ang kanyang espiritu, siya ay tumira sa ilang o sa disyerto. Si San Juan ay tumira sa isang disyerto na malapit sa Dead Sea, no? Sa isang community na ang tawag ay Essence of Qumran. Diyan siya lumaki. Sapagkat doon siya inihanda ang kanyang espiritu, ang kanyang katawan, dyan sa inihanda ng Diyos. Kung sa ating kapanahunan, parang isang batang minor na dinala sa seminaryo, doon pinalalaki at inihahanda ang kanyang espiritu. Si San Juan, doon sa lumaki. Anong paniniwala ng community na kanyang tinirhan doon sa disyerto? Ang tubig, no, na kapag ipinalinis sa tao, ay nakakaalis ng kasalanan. Ang tawag ay binyag. Diyan si Juan lumaki sa ganyang community. At ang community ng kanyang kinalakihan, hindi nag-aasawa ang lalaki, namumuhay ng celibate, no? Sa kanya kung saan siya lumaki. Siya'y malaki na nung siya'y bumaba sa Israel para mangaral. At nagulat ang community na kanyang pinanggalingan sapagkat sabi niya, ang sakop ng pagbibinyag na ito ay hindi lamang kayo, ang tawag ay mga elite ng mga Israelita. Ito'y para sa lahat, kasama ang mga hintil. Pag sinabing hintil, tayo. Pag sinabing ikaw ay hintil, ibig sabihin hindi ka Hudiyo, hindi ka Israelita.
Kaya ang tawag sa ating hintil. Ibig sabihin, sabi ni San Juan, ang binyag ay para sa lahat. At itong ginagawang paglilinis ko sa pamamagitan ng tubig, ito'y merong dadating na mas higit kaysa akin at dakila. Inihahanda ko lamang kayo. Nililinis ko lamang kayo. Ibig sabihin, sinasabihan niya ang mga tao, magsisi kayo, taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Sapagkat may darating na higit kaysa akin. Sinong darating na kanyang ipinaghahanda? Sino? Si Jesus, no? Kanyang kamag-anak, ano? Kayo'y ay kapanganakan ni San Juan, kaya sa 6 na buwang mas matanda kay Jesus, no? Kaya sabi niya, mayroong higit na darating sa akin. Kaya inihahanda niya ang mga tao. Mga minamahal na mga kapatid, ano, pwede nating makuha sa pag-inilay sa kapiyastahang ito ni San Juan. Una, sa kanyang mga magulang. Dadating din ang panahon na tayo'y kakaawaan ng Diyos. Tayo'y dadating din ang panahon na tayo'y kakahabagan niya. Laging merong panahon ang Diyos sa atin, no? Si Elizabeth at Zacarias, napakatanda na nung ipagkaloob ng Diyos ang biyayang kanilang hinihiling. Matanda na. Pero dadating din ang biyayang ating ipinagdadasal na matagal. Amen. Ano? Darating din yan. Antay natin ang tamang panahon ng Diyos sa atin. At pag dumating, huwag nating pagdudahan. Huwag nating pagdudahan. Sapagkat yan ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa buhay naman ni San Juan, siya'y pinalakas niya ang kanyang espiritu. No? Pinatibay niya ang kanyang kaluluwa. Anong pamaraan para tumibay siya sa lahat ng tukso sa kanyang buhay? Ang pinalakas niya ay ang pagpenitensya. Anong kinakain niya? Mga balang, mga pulot-pukyutan. Anong kanyang damit? Ang damit niya ay mga hinabing balahibo ng hayop. Nagtiis, kinontrol niya ang kanyang laman. Ang pita ng kanyang laman. Ang pinalakas niya ay ang kanyang espiritu para matibay siya sa lahat ng pagsubok sa buhay. Siya'y tumira sa isang community na namumuhay ng celibate, no? Malinis na pamumuhay, no? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Para tayo'y mapalapit sa Diyos, patibayin natin ang ating espiritu. Patatagin natin ang ating kaluluwa. Huwag sanayin at ibabad lagi sa mga mabibigat na kasalanan. Ano? Tayo'y magiging mahina. At nang nakakatakot, kapag ka ikibabad sa kasalanan, ay baka diyang ka abutan.